Pinagpalang araw mga ka-OFW. Ngayon, sishare ko lang sa inyo itong ating bagong-bago at mainit-init pang balita. Ito po'y tungkol sa ating PhilHealth Premium. Mga ka-OFW, alam ko tayo ang unang-unang tatamaan ito eh. Siguro naman, hindi lingit sa atin lahat na mayroon talaga tayong PhilHealth. Pero alam niyo po ba na ngayong araw na to mismo may nakita akong news or information regarding nga dito sa ating PhilHealth. Alam niyo po ba kung ano man ang papalaman dito? Samahan niyo ako at iisa-isahin natin ngayon para na rin sa kaalaman ng ating mga ka-OFW. Na alam natin lalong-lalo na yung mga ating mga domestic workers. Alam natin na minsan hindi nila inaabot yung mga balitang ganito. Tapos mabibigla na lang sila sa pag-uwi nila ng Pilipinas na mayroon na pala mga bagong memorandum na ilinalabas. Pero samahan nyo ako mga ka-OFW para isa-isahin natin tong issue na to ngayon. Unang-una mga ka-OFW, itong nakita ko dito, ang source nito, yung World Asia. Dito ko siya na research. Nakalagay dito mga ka-OFW, $145 PhilHealth Premium for Filipino Domestic Workers this 2020. Ayun na mga ka-OFW, sa taon na to daw. Pero ang kailangan nating malaman pa, yung magkano ang babayaran natin sa mga darating pang taon hanggang 2024, yun nga nakalagay dito eh. Ito, babasahin ko sa inyo mga ka-OFW kung ano yung nilalaman ng circular na to. Labas nilang circular. Ito, nakalagay dito unang-una. Nakalagay dito. Under the Philippine law, every Filipino expatriate worker must pay a 3% monthly premium to the Philippine Health Insurance Corporation. PhilHealth this 2020. Ayun, mga ka-OFW, 3% monthly. Yun yung nakalagay sa circular. Natatandaan ko mga ka-OFW, dati pa naman nagbabayad na talaga tayo. Nasa 2.7% yata ang ating binabayaran. Kung di ako nagkakamali, titingnan natin, i-re-research natin ang maayos yan. Yun. The increase in the PhilHealth premium covers all overseas Filipinos, including their dependents. It was rolled out late last year. Last year pa nga ito mga ka-OFW. Actually, mayroon na akong nabasa nito. Last year pa nga, mga bago yata pumasok ang 2020. Pero siyempre, inignore ko lang dahil alam ko maraming pagdadaanan pa yung mga ganong ano. Pero ngayon nga naman, lumabas ulit sila ng circular. Ang alam ko, ayun, on April 22, the state-owned health insurer published a circular explaining that the third contribution and collection of payment from overseas Filipino members. Ayun, April 22, naglabas sila ng memorandum circular. Ayun, kung gusto nyo makita mga ka-OFW yung link na to, sabi ko nga, puntahan nyo yung, ano bang, to, yung World Asia Gulf News. Ayun. Nandoon yung bid captured ng memorandum circular. Ang nakalagay nga doon, PhilHealth stated that circular clarifies details of the law that provides for the collection of PhilHealth premiums from overseas Filipinos. Ayun, talaga tayo yung tinutumbok mga overseas Filipinos. Ayun, basta makikita nyo doon yung circular, PhilHealth circular number 2020-0014. Ayun yun. Ito, mabilisan lang na impormasyon to mga ka-OFW. At nakalagay nga doon talaga, PhilHealth circular number 2020-0014. All Filipinos abroad and other dependents, accredited collecting agents, partners, stakeholders and all others concerned. Yun. Ang subject niya dito, mga ka-OFW,
premium contribution and collection of payment of overseas Filipino members. Ayun, ito na nga yung sinasabi ko na alam natin, karagdagan to, karagdagang bayarin. Kaya dapat nating malaman ang tunay at ang buong detalye nito. Ayun, ang siyempre, kailangan na talaga natin may katanungan tayo, may mga pangamba tayo na kung or paano itong i-implement. Ayun, nakalagay nga dito, by law, it means overseas Filipino in their dependents. Yun, yun nga, yung nabasa ko kanina, yung mga naka-land base, yung mga seafarer, yung mga dual citizen, yung mga living abroad, Filipino, tapos yung mga overseas Filipino distress, but kasama pa rin sila, overseas Filipino, overseas classified elsewhere. Ayun. Dito, tumbukin natin mga ka-OFW. Ano ba itong basis nito ng computation nila ng pagtataas nila ng 3% sa PhilHealth premium? Ito ay bayarin. Bayarin to eh. Kailangan bayaran ha. Yun na nakalagay doon. Kailangan to be paid by this year by OFW. This year. Ibig sabihin, ngayong 2020. Actually talaga mga ka-OFW, nabasa ko na to eh. Last year ha. Pero talagang hindi ko pinapansin muna. Ayun, nakalagay nga dyan. It is third payment computation which gradually increases its year from 2019 to 2025. O yun, may scope pala to, may target na year. Or from 2019 to 2025. Yun. Yun nga pala mga KFW, naalala ko na 2.5% yung binabayaran natin yung last in 2019. Yun yung previous na collection ng pinapatupad ng ating PhilHealth. And 3% i-implement ngayong taon, 2020. Ah, mabilisan lang muna to. 3.5% sa 2021. Ayun, no? Pataas siya, mga ka-OFW. And magiging 4% na siya in 2022. Lah. Parang kinukunti-kunti tayo. And 4.5% in 2023. Napaka, alam na natin na patas ang pataas. At ito na nga, pagdating ng 2024, in 2025, 5%. 5%. Alam natin ha, 5% ha, bayarin to. Diyan maalamin natin to kung ano itong mga sinasabi nila, itong mga percent na to, kung saan ang galing itong 2.5% na to hanggang 5%. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Itutuloy ko lang muna. Ito, babasahin ko sa inyo. The law provides a minimum floor income of 10,000 and maximum income of 60,000 pesos this 2020. Ah, yun, mga KFW. Dito na papasok yung sinasabi kong mga percentage na sinasabi ko kanina. Ito, mga OFW tayo. If your salary is 60,000 pesos or above, you are mandated by law to pay 1,800 pesos or 1,800 pesos, mga OFW. Pag kinonvert natin yan sa dollars, it's around $36. $36, mga OFW, per month, yeah, ayan, babayaran natin. Or, pag kinompute mo yan, times mo yan sa 12 months or 1 year, magbabayad tayo ng 21,600 pesos sa year, this year ha, 2020. Pero yan po mga ka-OFW, ayun lang sa mga nag sumasahod ng 60,000 above, 60,000 pesos above per month. Sila yung magbabayad ng ganyang kalaki sa ating PhilHealth. Or magiging ang bilangan kasi kino-convert nila sa dollar, kasi alam ko yan, kukoleksyonin sa atin yan pag uwi ng Pilipinas or bago ka umalis papuntang abroad. Yun yata yung bago ka magkuha ng OAC or alam mo na, bago ka mabigyan yan, kailangan isettle mo ito pag yan pinatupad na nila talaga. Ayun ah, mga KFW. Yun yung bracket. May bracket pala sila eh. Mabigat ito mga KFW.
Ito ah, sa sumasahod to mga ka-OFW ng 60,000. Malaki to ah, hindi pa ito yung sa mga tinatawag natin sa mga DH or yung mga minimum wages din dito sa abroad. Hihimayin natin yan pa kaunti-kaunti mga ka-OFW. Ayun, mabigat, mabigat, napasani na naman to. Alam ko, kahit nasa abroad tayo, sinasabi natin na madali ang pera dito, hindi talaga. Ayun nga, dito nakalagay dito mga ka-OFW, by 2021, the minimum stays the same. Oh yeah, by next year. Oh, ito yung basehan nila, yung minimum nila. Yung minimum nilang sinatawag nila, yung income mo na 10,000. Minimum income 10,000 ah. Sabihin natin na, siyempre, wala namang sumasahod dito sa ating abroad ng 10,000. Kahit sabihin natin yung mga dates natin dyan, siyempre, sumasahod na yan, mga minimum, alam ko, $350. Yung $350, ko-convert mo yan sa $350 times sa rate ng dollar ngayon, 50 pesos per $1. Sabihin natin magkakaroon siya ng 17,500. Okay, yan ang sasahurin ng ating mga DH ha? Kasi ang minimum nila 10,000. Oh. Di ibig sabihin yung 17,000 na yan, pasok sila doon sa binibigay nila na 3% per month na babayaran natin sa PhilHealth. Mabigat mga ka-OFW. Oh, ito na nga, sinasabi niya dito, by 2021, the minimum stays in the same, but the ceiling increase to 70,000 pesos. 70,000 pesos. It gradually increase by 10,000 pesos each per year till the maximum of the 100,000 is reached by 2024 and 2025. Ayun, mga ka-OFW, malinaw na every year, starting this 2020, tumataas by kung minimum six, maximum 60,000 pesos magiging 70, 80, 90, 100,000 yun yung maximum reach na sa 2025. Ayun, mabigat talaga. Hindi magandang balita to lalo na sa ngayon sa nagkakaroon pa rin tayo ng epidemic. Pero sige, ituloy ko muna mga ka-OFW ang impormasyon. Ito na nga, sasabihin natin dito na paano naman yung mga maliliit ang income or yung sinasahod. Hindi eh, walang exemption mga ka-OFW kasi ang nasa circular nila, ang linagay talaga nila, minimum salary 10,000 pesos. Ayun. Ayun nga oh, ang nakalagay nga sa, may babasahin ko lang yung section 10 nila ng kanilang memorandum. Premium contribution. For direct contribution, premium rates shall be in accordance with the following schedule in monthly income floor and ceiling. Ayun na nga yun, kanina yung nabanggit ko mga ka-OFW. Mga ka-OFW, ito ipapaliwanag ko, ipapakita ko sa euro. Papaliwanag ko sa inyo yung premium contribution. Ito yung by bracket na. Ito yung by year. Kasi ginawa nila by year eh. Yung starting year 2019, ang current na binabayaran natin yung premium, tayo yun ha, tayo mga OFW, may premium rate tayo na 2.75%. Yun yung binabayaran natin eh, sa income na 10,000 pataas. Yun yung income pataas, tapos yung maximum noon 50,000. Ayan, makikita nyo yan mga ka-OFW, mayroon yan sa mga website para malinaw. Ayun, yun nga sa ngayong year to 2020, yung premium rate natin ngayon, ginawa nilang 3%. Pero yung income mo, minimum income 10,000 pesos and tinaasa nila yung income maximum 60,000. Ikayo tayo yun yung mga papasok na naman doon sa 3%. Kaya nga by ano nga siya eh, pataas eh. By year 2021, magiging siyang 3.5%. By 2022, magiging 4%. 2023, 4.5%. And 2024 and 2025, mag-i-stop na siya doon sa 5%. At yung income ah, minimum 10,000. O, mga OFW yan ah, 10,000. Pero sabi ko nga, wala naman OFW na sumasahod lang ng 10,000.
at yung income ceiling, ito na yung highest o yung pinakamataas. Habang umpisa doon nga sa 2020 na 60,000, by 2021, 70,000, 2022, 80,000, 2023, 90,000, 24, and 20, year 25, 2024 and 2025, 100,000. Doon na yung pinaka-highest peak niya. Doon na, yun yung ano niya. Kaya, siguro nga, tumaas din yung bayarin natin dyan. Mga ka-OFW, pagkwinenta natin yan, magkukwintay natin yan, mga percentage na yan, napakalaki yan. Kasi ang bayaran niyan, monthly ah, monthly. Monthly ang collection niyan. Pero, syempre, di man tayo nakukollect yan by monthly, ang gagawin nila sa atin, pag umuwi ka ng Pilipinas, yung kontrata mo, 2 years or 1 year, doon nila kukumputin yung bayaran. Kaya mabigat, medyo mabigat sa atin. Okay, mga ka-OFW, sa baba ng video na to, ipipaste ko yung link o yung link ng mga pinagkuhaan ko na to. Para sa karagdagan na rin kaalaman ng ating mga ka-OFW. Karagdagang information po. Sa link ng video, aking ipipaste doon or ikukopyahin yung mga link para madali yung mapuntahan din. At nakaka-stress isipin mga ka-OFW. Yung sa ganitong panahon, may mga nangyayaring epidemya, makakabasa ka pa ng ganito. Pero ang susubaybayan natin, aabangan natin, kukuha pa tayo ng mas malalim na impormasyon sa ganit sa issue na to. Kasi kailangan natin i-sure na kung 100% ba papatupad nila to, or kasi wala man akong nabalitaan ito na pinag-usapan sa Kongreso eh. Pero ang katotohanan, ito may nababasa na nga akong PhilHealth circular na lumabas. Ayun, kukopyahin ko yung link nito mga ka-OFW sa aking video para sa malinaw na impormasyon. Kasi hindi ko man sa inyo na-explain ng maayos, pero gusto ko lang iparating yung magkaroon tayo ng advance na impormasyon. Hindi yung sa biglaan na lang, magugulat ka kung magbabakasyon ka or magbabakasyon ang isa sa atin papuntang Pilipinas, or yung mga aalis pa lang papunta dito sa abroad, bigla na lang sila magugulat na ganun pala ang bayarin nila. Kasi sa computation talaga mga ka-OFW, mas malaki. At di ko pa nga maintindihan dito ng maayos kung ito ba talaga mandatory. Kailangan. Bago ka lumipad o umalis o bago ka umuwi ng Pilipinas, bigyan ng clearance o yung OEC, kailangan mong bayaran tong premium ng PhilHealth mga ka-OFW. Sige mga ka-OFW, yung lahat ng link ng information na to, ilalagay ko sa baba ng aking video. Tapos paki-explore nyo na lang, research, at magpalitan tayo ng impormasyon dahil tayo din mga ka-OFW ang magtutulungan. Okay po mga ka-OFW, maraming salamat sa maiksing panahon at sa mabilisan na paghatid ng impormasyon. Magpalitan tayo ng mga kaalaman. Pag mayroon kayo ditong mga nalalaman o mga bago, o gusto natin yung makatotohanan. Ang sa akin lang naman, mapaabot ang impormasyon sa ating lahat. Sige po mga ka-OFW, tingnan nyo na lang ang baba ng link ng video na to upang ma-share ko yung pinagkuhaan ko ng impormasyon. God bless and ingat po tayo lagi mga ka-OFW. Thank you.